Hello, welcome again to Nice to Sew channel. In this video, you will learn how to thread the high-speed sewing machine. So, ito yung machine ko na luma na. Una, turo ko muna sa inyo kung paano mag-wind ng sinulid sa bobbin. At madali lang yan. So, lagay nila dito yung sinulid. And then, padadaanin natin siya dito sa thread guide. And then, pababa dito sa tension ng bobbin winder. Insert muna natin dito sa thread guide. Ikot natin siya dito sa tension ng winder. Then, higit ng konti. Pagkahigit natin dito sa bobbin, ikot natin tong sinulid, mga ilang ikot, yung hindi siya matatanggal. Ngayon, paglalagay ng bobbin, dapat itong sinulid galing dito sa ilalim. Pag kasi nandito sa ibabaw, pag ganito yung ikot ng bobbin, kaya hindi siya magwawind. So, ganito yung tamang paglalagay. Dapat galing sa ilalim yung sinulid. Then, dali natin sa nut na ito. Yan, insert natin. And then, push natin ito. And then, dapat itong sinulid, hindi nakalundo na ganito, no? So, dapat straight siya. So, higitin nyo na lang. Yun. Yan, para pag-ikot nitong bobbin, maganda yung pagkaka-wind ng sinulid. Then, on na natin yung machine. Yan. Wait natin na maging niya yung, maging stable na yung tunog. And then, see to it, na itong presser foot pag nagwawind tayo nakataas. So, pwede nyo siyang ilock dito sa likod. And then ayan yung foot pedal na tutungtungan natin. So, start ko ng tungtungan and then look. So, sa ibang machine, pag puno na itong bobbin, kusaya na na ganyan. Pero dito sa machine ko, hindi. Kaya, yan. Okay na yan sa tingin ko. So, bago natin higitin to, gupitin muna natin. And then, higitin natin slow. Yun. Lagay natin itong winine natin. Yung sinulid dito sa bobbin case. So, ito yung bobbin case ng high speed. So, dapat galing naman dito sa ibabaw itong sinulid. Then, yan. Lay natin sa slot. And then, slide natin. Yun. Okay. Dinigit lang natin ng kaunti. Yan. Tapos, lalagay na natin siya dito sa lower thread. So, usually, ini-slide to. Pero, sobrang ipit itong sa machine ko. Hindi ko alam bakit ko siya ma-slide. Actually, pag sanay ka na maglagay ng sinulid, kinakapala lang yun sa ilalim. Yung dito. Ipakita ko sa inyo yung ilalim ng machine. So, ayan yung ilalim ng machine. Yan, yung lower thread. So, dito natin ipapasok yung bobbin case. Ang tawag sa lower part na to ay shuttle. So, lalagay na natin yung bobbin case. Dito ko hawakan sa latch. And then, yan. So, dito ko ilalagay sa shuttle itong bobbin case at bobbin. Di itong butas, dito ko ilalagay sa metal na ito. So, dapat naka horizontal tong latch na pag ganyan yung lagay. So, pumasok na agad siya. So, dapat tutunog siya. So, atras ko ng konti itong lagay ng bobbin. And then, tsaka ako ipupush. Yan. Pag narinig yun na tumunog na ganun, lock na siya. Yan. Okay na yung sinulid natin sa ilalim.
Then, kunin natin tong sinulid na naiwan sa tension ng winder. Then, dalhin natin dito sa thread guide na to. Pwede sa taas or sa baba. Ayan. So, dyan ko na lang siya nilagay sa lower part. And then, dalhin natin siya dito sa 3-hole thread guide eyelet. So, pag nilagay ng sinulid dito, laging sa ibabaw natin i-insert. Ayan. Kunin sa ilalim and then sa ibabaw ulit, pasok natin. Ganyan. So, huwag yung kahabaan nyo sumulit. Iti-uti nyo lang siya higitin. Para hindi nagbubuhol. And then, dito naman sa tension. Ito yung tension. Okay. So, dapat in between itong plate na andun yung sinulit. And tapos, daan siya dito sa spring na ito. Then, papunta sa nut na ito. Okay, so after dun sa nut na yun, galid lang natin dito. Oops. Slide lang. Yun. Okay. Then, after dito, dito naman sa thread take-up lever. Okay. Then, usually may thread guide pa rin dito. Pero sa machine ko, wala yung thread guide. Kaya diretso na natin dito. Ayan, meron din dito ang thread guide sa ilalim. Okay. So, mahalaga yun para hindi dito sa thread guide na to. Para hindi matatanggal lagi yung sinulid. Thread guide niya papunta dito sa needle. Ito yung balance wheel. Pwede mo siyang ikuti ng kamay lang. Tapos, aangat na tong karayon. Yun. Yeah. Okay. So, pansin nyo, ito yung karayon, no? Yung eye nung karayon na andito sa left side. Left side mo pag nakaharap ka. So, ang pasok ng sinulid pa ganun. So, pansin mo, itong long groove nung karayon ang naandito. Long groove ang tawag dito. Ang nakaharap dito sa left, nasa left side. Kaya pag magkakabit kayo ng karayom, yun din yung isa sa alang-alang nyo. Okay, so suot natin. Yun. Idodraw na natin yung sinulid sa ilalim. No? Itong balance wheel, iikutin lang natin ang kamay. So, hawakan nyo itong sinulid, pero huwag yung higitin. Then, yung balance wheel, pag iniikot nyo siya, kita nyo itong karayom, unti-unti siyang bumababa. And then, aakyat ulit yan. Yan, pag na-reach niya yung taas niya, yun. Then, higitin mo na siya. Yun. Kita nyo yung sinulid na to. Galing to sa ilalim. Ito yung nilagay natin sa ilalim. Yung higitin lang natin. Then, itong dalawang sinulid na to, hangat natin yung presser po, dalagyan na natin siya sa likod. Okay. So, yeah, pwede na kayo mag-start na magtahi. So, thank you for watching. Don't forget to like and share. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, please subscribe. Thank you!